Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na ang ating kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit sa bansa man po kayo nagtatrabaho, mag-ingat po kayo palagi dahil pakatandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di po ba? Ganon din po ang ating mga mamit, mga tita, mga daddy, mga kuya, mga ati, mag-ingat din po kayo sa Pilipinas. Dahil nga ang ating mga weather sa Pilipinas, ang weather natin ay paiba-iba po. So dito ngayon, meron po tayong bibigyan ng reaction video guys na parang napakabiglang announcement, no? Galing kay Kalinga Prab. Promise ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganon din po guys si Ruel of Malalag. And also guys, pasupport po natin dito si Richelle Morales Vlog. Ito po dahil ito po ang ating concern ngayon dito sa ating reaction ay si Richelle. So dito ay puntahan po muna natin ang ating reaction video bago tayo pupunta doon sa ating video clips. Nais ko po muna magkisuyo sa inyo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So let's go, puntahan po natin ang ating video clips na kuha natin sa live ni Kalinga Prab. Ito po ang announcement ko po about kay Rachel. Napag-isipan ko po kasi na si Rachel ay hindi ko na po isasama sa Kalingap Angels, no? Kasi ayun, unang-una busy po si Rachel and yun, may vlog na po siya, nag-vlog na rin po siya. Saka kumbaga din na ni Rachel kailangan ng support natin kasi may mga sponsor si Rachel, may mga dyan si Rowell, ano, and may vlog, may channel na siya. So, hindi na po niya, ano, hindi na po niya kailangan ng support natin unlike nila Joy, Erica, Dara, na hanggang ngayon ay kailangan tayo kasi wala nang ibang bibigay sa kanila eh, bibigay, kundi tayo at yung ibang sponsor na nagpapaabot sa atin. Saka, yun nga, para maiwasan rin yung, ano, yung mga pagbabash. Kasi kahit nasa vlog ko si Rachel, kahit pilit kong pagsama-samayan sila para magkasundo yung viewers. Kaso iba po nangyayari. Nagkabaliktad rin nangyayari. Lalo nagko-compare, lalo nagbabash. So yun, naisip ko na mas mabuti pa siguro na huwag na lang si Rachel isama sa vlog ko. Hindi ko siya sama sa vlog ko at sa mga angels, Kalingap Angels, para hindi na madawit yung pangalan ni Rachel sa atin. No? So yung mga viewers na Rachel ay mag-focus na lang kay Rachel dun sa kanyang channel at dun sa kanyang community. So ito po, matagal ko rin pinag-isipan kasi yun nga, sa tingin ko yun lang yung magiging magandang paraan para hindi na maidawit yung pangalan ni Rachel. Kasi kahit saan mo, kahit ano pong gawin namin, palaging inaano si Rachel eh. So minsan binabash, minsan kino-compare, no? Kaya ayun, minsan kahit binablog ko lang si Erica, binablog ko si Dara, parang palaging ano, ang nangyayari, minsan nagiging negative pa sa community po ni Rachel. So parang palaging may comparison na hindi naman talaga. Siyempre, binablog natin si Erica, si Dara, saka sila Joy kasi beneficiary natin siya ngayon, di ba? Eh si Rachel naman po ay tapos na. Ano? Kaya huwag na po natin i-bash. Huwag natin i-bash si Rachel, saka sila Erica. Wala po. Kasi yan lahat sila. Ipantay-pantay lang po yung tingin ko yan. Kasi lahat sila yung beneficiary ko. Kay Rachel, yan, sobrang saya ko sa nangyari sa kanya. Kasi yung pagiging successful niya ay ano ko rin po yun eh. Part yun ng aking achievement. Successful na rin ako dun sa nangyari kay Rachel. Kaya ako po talaga, sa mga nangyayaring bashing, kay Rachel po talaga ako naawa. Kasi, pag binabash si, ano,
si Erica, siyempre, o ibang community, pag binaba, siyempre, ang balik kay Rachel. Kaya, mas mabuti pa na, yun nga, hindi ko na si Rachel sasama sa Kalingap Angels para, ano na rin, para mawala na yung connection. Maputol na yung connection. Hindi na makonect sa ating, sa mga ibang beneficiaries ko, si Rachel. Hindi na makompare. Wala na, maputol na talaga. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi ko na si Rachel ano. Kumbaga, hindi ko siya papansin, hindi ko siya kaibigan. Hindi po. Ganun pa rin po yung relationship namin dati lang. Kumbaga, ang mangyayari lang ay tapos na ako sa ano, sa kanya, sa pagtulong sa kanya. Tapos na. Kasi yun nga, may mga nagsusuporta naman sa kanya. Diyan si Rowell, syempre. Hindi siya pababayaan ni Rowell. And may mga sponsors na rin siya. So ano pa ba yung ano? Ano pa yung dahilan bakit isasama pa natin siya sa mga beneficiaries ko? Diba? And pinakaano talaga yan yung bashing para hindi na madawit si Rachel sa mga content natin. Kung baga makalimutan na na ano, hindi na mag-compare-compare. Diba? Para makamove on na. Ayan. So yun na guys, no, parang bumungad sa atin lahat ang announcement nga ni Kalingap Rob. Sa una, ang sa akin dito guys, nais ko po, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa kay Rochelle, nagmamahal sa Rochelle, nais ko po na maging positive po tayong lahat, no, maging positive po kayong lahat, lawakan ang pag-iisip, no, dahil kahit ako kanina ng pagkarinig ko sa announcement ni Kalingap Rob is medyo nabigla din tayo guys, no, bilang isang tagahanga din ng Rochelle, no, na hinanghaan natin lahat naman guys ng teleserye na upload ni Kalingap Rob ay talagang sinusuportahan natin, no, sumusuport tayo. Medyo kanina nang narinig ko ay medyo nagulat din ako. Sabi ko parang ang opinion ko parang unang instinct na pumasok sa isip ko, parang sabi ko si Kalingap Rob medyo na pressured, no, na pressure siya sa mga naging issue mga nakaraan. So pero dito guys, habang nagsasalita si Kalingap Rob, namnamin niyo po, namnam niyo mga sinasabi ni Kalingap Rob ay para po, may concern po si Kalingap Rob kay Rochelle. Mahal po ni Kalingap Rob si Rochelle dahil ayon nga doon, no, nalungkot nga tayo na sinabi nga ni Kalingap Rob na sa bawat upload niya ng mga bagong tinutulungan ng Kalingap, like nina Erica, ni na Joy or ni Dara, ay mayroong mga nambabas kay Rochelle doon. Nandun yung pagkukumpare kay Rochelle, no? Sana ay ito nga, no, sana ang masabi ko lang dito, sana itong naging desisyon ni Kalingap Rob na sa pag-alis kay Rochelle sa mga Kalingap Angels, na supposed to be si Rochelle ay siya pinakauna, no, na angels ng Kalingap. Pero na parang naturingan na angels ng Kalingap. Pero kung tayo guys, palawakin po natin ang ating pag-iisip dito. Palawakin po natin ang pangunawa natin dahil namnamin niyo po ang bawat tinaga na sinasabi ni Kalingap Rob. I'm sorry. Nantok na talaga ako. Namnamin niyo po yung bawat sinasabi ni Kalingap Rob. Lahat po yun ay may concern po siya kay Rochelle. Ayaw niya po. Alam natin, nasasaktan din siya na si Rochelle ang binabalikan ng mga basher, no? Pag-compare nila kay palagi, siyempre hindi natin guys. Ako naman ang masabi ko dito na parang wala naman, pag dito tayo ay nag-social media, pag tayo ay nasa social media, no, ay wala po tayong content na hindi ibabas. Lahat ng content sa social media, lalo na sa YouTube, ay may mga basher.
no? Kaya dito nga lang, yun nga sabi ni Kalinga Prab, medyo si Rochelle ay tatanggalin lang sa Kalinga Angels para sa bawat upload niya. Kung wala man si Rochelle, ay hindi si Rochelle hahanapin ng mga ibang nagmamahal, no, kay Rochelle. Dahil siyempre pag may nasabi nga naman doon na naghahanap, merong sasagot din sa kabilang kampo na mambabas kay Rochelle, di ba? Kaya para sa atin guys, para sa akin, maigi na itong ganito. Dahil ayun nga dito kay Kalinga Prab na may sariling channel si Rochelle, tayo na gusto nating manood sa kay Rochelle, punta po tayo sa YouTube channel ni Rochelle. Doon na lang po tayo manood, no? Hindi na natin hanapin sa upload ni Kalinga Prab. Dahil iwasan dito ni Kalinga Prab yung mabas si Rochelle. Naawa po si Kalinga Prab dito sa bawat mga bas sa kay Rochelle na pupunta. Si Rochelle ang tatamaan, na which is na wala namang ginawa yung bata, no? Na hindi dapat nila binabas, dahil ito si Rochelle is minor de edad pa para ibas na kung ano-ano. Pero yun nga lang guys, ay hindi nga natin ma-please ang mga tao, di ba? At saka pasensya kayo kung nahikab ako ng hikab, medyo antok na, no? Asa pa yung sabi ni Kalinga Prab na ang pag-aaral din naman ni Rochelle ay kayang-kaya suportahan ni Ruel. At yun nga sinabi niya, marami si Rochelle mga sponsor, di po ba? Marami si Rochelle mga sponsor. So, pwedeng masuportahan, at soon na rin guys, si Rochelle ay makatanggap na ng kanyang sahod din sa YouTube. Dali na, ayos na nga. Inihintay na lang yung PIN, na yun nga sinabi ni Ruel. Na minsan ay nakausap lang ni Kalinga Prab ay hinihintay na lamang ang PIN sa account ni Rochelle, no? Kaya maganda din at nakita din, at doon nga sabi nga nila Kalinga Prab ay very proud si Kalinga Prab dito sa kay Rochelle sa naging takbo ng kanyang YouTube channel, di po ba? Kaya siguro para sa akin din guys, siguro ito ay parang maigi na ito, no? Na si Rochelle kasi ay hindi naman basta-basta pagkasabi ni Kalinga Prab na sumama sa kanila, dahil malalabas ang mga Kalinga Angels, ay hindi naman kagad si Rochelle makasama, dahil unang-una may pasok si Rochelle nag-aaral. Pangalawa ay syempre sa Monday to Friday ay may klase ang bata, no? At saka Saturday, Sunday, yun lang ang free time niya, na syempre dahil malaki po ang community ni Rochelle na ngayon, ayon nga sa nasabi natin sa nakaraan kong video upload na reaction kay Rochelle, na siguro kailangan ni Rochelle ng timetable sa sarili niya, no? Para hindi po siya mapuyat din sa pag-entertain sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Kaya wala talagang oras dito si Rochelle na magsama-sama sa mga outing ng Kalinga Angels. So, ito sana sa akin lang guys ay maging positive thinking tayo. Maging positive po tayo. Huwag natin i-negative, no? Dahil unang-una, maganda din ang idea ni Kalinga Prab na mag-focus na lang si Rochelle sa kanyang channel, dahil grabe nga ang ano ngayon ni Rochelle, no? Ang blessing kay Rochelle ay talagang umaapaw. Ang daming nagmamahal kay Rochelle at kay Ruel. Kaya parang para sa akin guys ay tama ang naging desisyon ni Kalinga Prab, no? Para at least bawas stress din kay Rochelle ito, na maging focus na lamang sa kanyang channel at sa kanilang mga goal at mga kung anong mga project nila ni Ruel, di ba? Para kayo naman na mga nagmamahal kay Rochelle, ayun nga sinabi ni Kalinga Prab, na mag-focus na lamang doon sa kay Rochelle na channel, no? Dahil yun nga, para ang nais lamang po dito ni Kalinga Prab guys ay mawala na ang pang babas, dahil ang kinakaawaan dito si Rochelle po ang kawawa dito sa pambabas, na hindi naman dapat siya ang binabas. At doon may nasabi pa si Kalinga Prab na dapat yung tinatanong nyo, pinagsasabihan nyo, binabas nyo yung nag-upload ng video,
Like kung sino ang mga nag-behind the scene, kung anong hindi nyo nagustuhan sa mga ano ni Richelle, nakita nyo, nagalaw nyo, dapat doon kayo nag-bash yun ang sabi ni Kalinga Prab. Parang tama din po yun, no? Na dapat tayo din, no, bilang mga isang YouTuber na naging kasalamuhan ni Richelle. Kung alam naman po natin na minsan ay parang hindi maganda sa tingin ng mga ibang tao, iwasan na lang po natin din upload yun. Para kasi ang protektahan po natin dito ay si Richelle, no? Si Richelle na hindi po siya mabas. Dahil kawawa yung bata, sa murang edad ng bata ay nababas po siya na hindi naman dapat. Diba? Kaya masabi ko dito, maging positive po kayong lahat. Alam ko marami pong nagmamahal sa Rochelle, lalo na kay Rochelle. Alam ko po na nandyan si Ruel o Malalang, hindi pababayaan din ni Ruel si Rochelle. Maging matibay ka lalo, Rochelle. At ayun nga sinabi ni Kalinga Prab na may kung ano man ang mga occasion, may occasion mga gathering nila, family gathering, ay magkikita pa rin sila ni Rochelle. Ang itong naging desisyon ni Kalinga Prab ay sana tama. No, sana tama lang na maging materialize ito ang desisyon ni Kalinga Prab na mawala ang basher ni Richelle, na mabawasan ang basher ni Richelle, di po ba? Dahil kawawa po yung bata. Yung sa atin lang dito, guys, ay sana naging enjoy na lang ang lahat, na minahal nila ang bawat isa. Dahil si Richelle, para sa akin, guys, si Richelle at si Erica, hindi naman po sila nag-aaway, no? Yung mga sumusuporta lang, yung mga yun nang mahirap, yung may mga grupo-grupo na nagsusuporta, sila po yung naging dahilan, no? Dahil at parang naging isa to sa mga naging issue, no? Parang nakita natin dito sa naging desisyon ni Kalinga Prab ay parang naapektuhan din si Kalinga Prab, na pressure si Kalinga Prab sa mga naging issue nakaraan, no? Kaya sana ito ay magiging aral po sa lahat, no? Lahat-lahat po na mga viewers, kung tanging mahal niyo po ang inyong mga sinusuportahan, iwasan na lang po ang mag-compare o mambas, lalong-lalo na ay kung kunting bagay ay huwag po tayong mambas sa tao, no? Dahil unang-una, wala po tayong karapatan na ibas ang isang bata, no? Dahil nakilala natin si Richelle mula umpisa ng binlog ito ni Kalinga Prab, ay talagang masayahin siya, no? Iyon nga lang, yung iba ay hindi yata nagustuhan ng palatawan ni Richelle. Wala na po, hindi rin po yung kasalanan ni Richelle kung siya ay masayahin lamang. Pero dito nga lately na parang sobra na nga rin ang pambas. Kaya sana maging tama, sana ay totoo nga na mawala na ang mga basher. Dahil ayun nga, kahit sabi ni Kalinga Prab, no, sa bawat upload niya ng kanyang mga vlog, sa mga bago niyang tinutulungan, nandun mambabas sa baba, may nambabas na magkukumpare kay Richelle, kung ano-ano may sasabi. Kaya para maiwasan na ito, yun ang gusto lamang ni Kalinga Prab, mawala na yung basher dahil naawa siya dito kay Richelle, no? Dahil si Richelle ang tinatamaan ng mga basher na hindi naman sana supposed to be na dapat si Richelle ibas dito. Ito nga yung sinasabi natin, guys, na minsan mga basher ay talagang nagkukunwari na sa grupo nyo, at ngayon ay nakakalungkot dahil may mga natamaan ay ang community nga dito ni Richelle, no? Kaya sana ito nga lang ang magiging rason or magiging kasagutan na mawala ang basher, na matapos ang mga pambabas. Sana ito magiging totally na kasagutan, no? Sana matigil na nga, sana na ito na nga ang kasagutan, no, sa mga basher, na para matigil, mabawasan ang pambas kay Richelle, itong kasagutan na pagtanggal kay Richelle, pag-alis ni Kalinga Prab kay Richelle sa Kalinga Angels. Dahil ayun nga, sa reason, maraming reason, guys. Una, si Richelle ay napaka-busy na tao, nag-aaral, at sa kanyang pag-aaral, dalawang araw na lang natira, Sabado, Linggo. Siyempre, kailangan niya rin
ibigay ng time kay Ruel, no, sa kanilang mga feeding program, sa kanilang pag-charity din ni Ruel. So kung yun ay mayroon pang lalabas na Kalingap Angels, ay talagang hindi po talaga sila makasama dahil siyempre pagod na nga. Doon nga nakita natin guys, no, sa last na, yung last na inimbita si Richelle at si Ruel doon sa swimming. Alam po natin lahat na si Richelle doon ay galing sila sa pag-scout, galing sila sa pag-vlog ni Ruel. Kaya hindi na nila manong magbihis. Parang galing sila sa pagbablog. Dumiritso na sila doon pagpunta doon sa swimming. At yun ay nabas nga sila dahil katwiran ng mga nambabas ay naiiba yung kasuotan nila hindi sa swimming. Sana maintindihan naman dahil yun nga ay hindi sila sa sobrang busy ng dalawang tao ay hindi na nakuwang magbihis dahil sa gusto lang na mapagbigyan din ang hilingan ni Kalinga Prab. Diba? Gusto nila mapakita na nandun ang suporta din. Kaya sana ito ay matigil na. Yun lang ang akin lang dito, na sana ito sa naging desisyon ni Kalinga Prab ay talagang matigil na ang mga pambabas dahil yun nga, no, meron pa rin sa mga kampo ng EDCA, may kampo din nila doon sa kabilang kampo na sa live ni Kalinga Prab na nagsabi na kaya katwiran lang, no, alibay lang daw ni Naruel na busy sila, hindi sila nakapunta dahil sa busy, dahil ang ano talaga ayaw pumunta. So yun nga guys, binibigyan din nila ng ibang kahulugan, di ba? Kaya sana ito nga naging desisyon ni Kalinga Prab ay totally mawala na yung mga pambabasa. Both side, hindi lang kay Rochelle, ganun din kay Erica. Di po ba? Sana guys, ay yun nga sa akin, maging positive po tayo. Ang lagi po natin, unawain natin ang kapwa natin. Higit sa lahat dito ay sana ito na ang maging focus ni Rochelle sa kanya. Ito na ano, na sana dahil nawala, hinalis na ni Kalinga Prab si Rochelle sa Kalinga Angel, sana matigil na ang comparison din, no, sa kay Rochelle ng mga ibang viewers. Di po ba? So, thank you so much guys. Dito hanggang dito na lang tayo. Ayoko po, baka madala tayo dito, no? Kaya, thank you so much and God bless everyone. See you on my next upload. Bye!